Hindi lang si Aquaman ang namataan sa Pilipinas sa linggong ito. Pati na rin daw si Spider-Man. At mukhang pinangatawanan niya talaga ang pagiging friendly neighborhood superhero. Naispatan siyang namimigay ng pagkain at mga laruan. Pero sino ang misteryoso nating superhero? Aba, si Spider-Man, mukhang Oragon. Dito raw sa Naga nakatira. Namimigay siya ng mga laruan sa bata pero hindi ko po siya kilala. Lagi siyang hinahanap ng anak ko na si Spider-Man. Hanggang nasapot namin siya. Hello! Ako si Bicolanong Spider-Man. Hindi ko na magali ha. Feeling blessed ho ba kayo ngayong Pasko? I-share ang inyong blessings katulad ng ipinamamalas ng Bicolanong Spider-Man. Heto ang kanyang hideout, ang recording studio ng kanyang kaibigan kung saan siya nagta-transform. Unang pagbihis niya sa Spider-Man, dito siya studio naganap. Doon ako nag-assist na dahil di niya abot yung kanyang zipper ng back niya. Ako rin yung parang naging sidekick niya. Ang ating Bicolanong Spider-Man, imbes na lumambitin sa spiderweb papunta sa kanyang mga event, nagko-commute. Talagang nagsisigawan yung mga tao na, oh, si Spider-Man, kumbaga na, sila ay nabibigla. Mga bata nagsisalapitan, ang dami nagpapakuha ng larawan. Sino kaya ang nasa likod ng costume ni Spidey? Hep, hep, hep! Ito muna raw ang patikim sa kanyang pagkatao. Bumuo ko ng isang organisasyon. Nagpakain kami ng mga bata sa plaza ng Naga. Namigay ng mga damit, laruan. Nung pumutok yung gera ng Marawi, nag-hitchhike kami. So inikot namin yung Luzon, Visayas, Mindanao, para tumulong doon sa evacuees ng Marawi. Hanggang naisipan niya kamakailan lang na mag-costume. May kaibigan ako. Sinare ko yung idea noon. Hindi nagustuhan nila. Sila yung sumuporta sa pagbili ng suit na to. Hindi raw kasi nalalayo ang kwento ng kanyang buhay kay Spider-Man. Katulad ni Peter Parker, laki rin daw siya sa kanyang lolo. Parents ko din ay naghiwalay. Hindi ko nakasama yung mama ko at mga kapatid ko. Kulang na kulang yung pagkatao ko. Dahil kulang, malungkot. Simula nung kinuha ko ni Papa, lumipat kami ng Naga. Doon na nag-start yung hirap ng buhay. Umabot sa punto na wala kaming makain at hindi makapagbayad ng renta. Natigil sa pag-aaral, nag-pedicab driver, kinalaunan, nagkasakit at namatay ang ama. Yung sarili ko na talaga yung natira. Napakalungkot na parang nawawala sa'yo pa isa-isa. Umabot sa punto na gusto ko na magpakamatay. Parang walang nakakano sa'yo, nakakaintindi. Ang ginagawa ko noon, kapag tanghaling tapat, para lang makatulog, uminom. Pero pinilit bumangon, umakyat ng bundok para makalimot, nakiisa sa charity hanggang nakilala niya ang kanyang MJ. Simula bata ako hanggang lumaki, parang may kulang. Bigla yung nabuo, yung frustration, yung depression na nangyari noon, tinanggal nila. May kasama na ako. Daddy of two na ngayon, si Bicolanong Spider-Man. At ang kanyang mga ibinibigay, donasyon din daw ng kanyang mga kaibigan. Yung ginagawa ko is taga-initiate lang ako ng mga gift-giving at food-sharing. Pero sa totoo lang, sila naman talaga ang nagbibigay yung mga volunteer. So para sa akin, sila talaga yung tunay na hero dito. Sa sobrang dami ng events ni Bicolanong Spider-Man, nag-commit kami na mag-join dun sa activity. Full feeling kasi, nandun yung spirit of Christmas. I decided to shout out sa Facebook na if you have extra toys na hindi na nagagamit, could you please send it to my office? I tapped him na if he could be the giver of the toys kasi mas mag-enjoy yung mga bata. Pero sino nga ba ang lalaki sa likod ng costume ni Spider-Man? Teka muna, suspense muna. Punta muna tayo sa Hermosa Bataan kung saan may isa pang nag-aala Santa Claus na namimigay din ng aginaldo. Sa video, makikitang nakapiring ang mga nakapila habang dumudukot sa isang batya na may lamang mga perang papel. Sino kaya ang makaka-jackpot sa Batya of Blessings? Batya of Blessings! Go!
ang nakaisip ng pakulong ito, ang balikbayan na si Lucky. Marami nang ganun eh, yung bunot-bunot. Kaya lang, just to make it a twist. So nakita ko nga yung batsa, kinuha ko siya. Hindi naman yan nasa isip namin na magkakaroon kami ng batsa o blessings. Nakuha ko lang yung batsa, so tapos pinaikot ko. Ang apat na piraso ng 500 peso bills, inilagay raw niya sa batsa at saka ito pinaikot sa mga bisita para sa kanilang kontribusyon. Ang misis ni Lucky na si Yen, na isang Malaysian, piniringan ang kanilang mga kamag-anak. Just to create yung assignment para hindi sila cheating, just for them to more fun lang. Ang tiyahe ni Lucky na si Aling Baby, happy pa rin daw kahit 20 lang ang nabunot niya. Nabigo ako sa hangarin kung makuha yung malaki. Pero okay na rin dahil ang habol namin eh, masaya lang kami. Ang tatay naman ni Lucky na si Mang Reynaldo, swerteng naka-jackpot ng 1,000 piso. Nagtatalo ako. Medyo tumakbo yun. Inahabol ako ng mga anak ko. Lucky sa hirap si Lucky. Swerte na nga raw kung may sopa silang handa noon tuwing Pasko. Naririnig ko nga noon, ano ba yan Pasko? Sopas parang padasal. But I think the essence of Christmas is family. And it's all about Jesus. Masaya kami nun. Pero nagsikap siya at nagpursige hanggang nakapagtrabaho sa Singapore kung saan guminhawa ang buhay ng kanilang pamilya. Kaya I'm grateful this year na after 10 years, makakasama ko ulit sila. Medyo biniyayaan tayo ni God. Napakaluwag sa loob na ibigay yon sa family mo na mabigyan ba sila ng masaganang Pasko. Pero ayon kay Lucky, bisperas pa raw ng bagong taon nung nakaraang taon, nung nakuhanan ang ngayoy, nag-viral na niyang video. Katunayan, ang mga natirang pera sa batsa, isinaboy pang-araw nila pagpatak ng alas 12. Pampaswerte! We found it exciting, makaka-bless. So meron kaming sequel. Batsa blessings pa rin. But this time, gagawin namin siya sa church, dun sa mga kids. So maglalagay kami toys. Balikan na natin si Bicolanong Spider-Man na nito lang Miyerkules bumisita sa isang ospital para pasayahin ang mga batang may sakit. Ang mga little sidekick ni Bicolanong Spider-Man naka-costume din bilang superheroes. Nakakataba ng puso na meron palang magandang dinudulot yung pagiging Bicolanong Spider-Man ko. Sa totoo lang, mas ako yung nang-inspire sa kanila. Pero teka muna, sino ba talaga ang nasa likod ng superhero costume na ito? Sirit na! Nya. Hindi ako napapakita ng mukha kasi gusto ko dong ipaano sa mga kapuso natin, sa mga kababayan natin na huwag tayo tumigil sa pagtulong kahit hindi ka nakikilala. Kapag meron kang sobra, meron ka rin kakayahan o kapangyarihan na makatulong sa kapwa. Ika nga nila, with great power comes great responsibility.